Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi simpleng kritisismo ang ginawa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, mga death threat ang kanyang tinatanggap mula sa dating Pangulo at ito ay hindi dapat baliwalain. Sa kasalukuyan, naghain na ng reklamong online grave threat si Representative Castro laban kay dating Pangulong Duterte. Nagsimula ang lahat ng magtanong si Representative Castro tungkol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Iba na to dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao, ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa kritisism. Sa pagsagot naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, ipinagtanggol niya ang kanyang ama mula sa mga akusasyon ni Representative Castro. Ayon sa kanya, bilang mga public servant, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Naging bahagi rin ang pahayag ni Representative Duterte na natanggap ng dating Pangulo ang mas matitinding kritisismo ngunit hindi nagsampan ng kaso laban sa mga ito.